company nurse ko sa RD. Whenever I'm not working or wala ko'y ginahimo, so magdula akong skate. Sa Davao, dito nag-start. Ako'y nakaila dito na nag-skate siya. So nag-try-try po ko. Then, parang naganahan lang ko. So when I move out here in Jensan, i-continue na ako. Agad ko nila na magdula dito sa ilang skate spot sa Pioneer din. Ano ako nag-aagad. Naglaro ako sa amin. Tapos may yung isa namin dito, ano, si Bon, Kuya Bon. O, gigukod ko niya, nagadula ko, tapos nagmotor siya, tapos paspas kaya mong padagan. Gigukod ko niya, tingala ko. Nakulbaan ko, siyempre, kay Binawunsa, nakapang-army, mangod siya, kasi bawal magdula dito, na tingala ko. And, ano siya, siya. Ingon niya, sali daw ko sa ilaha, anak ko, sa unsa, anak ko sa skate, anak ko, uy, murag na ano ko nga, ano. Moto, gikuha niya akong number. Tapos pagkapilakad daw dito, gipaila-ila ko nila sa ilaha. Dati nagadula ko, dili pag yun ano, isa pa lang ang gamit. Isa pa lang ka skate ang ginagamit. Ang isang paa? Oo, oh, isang paa lang ang gamit. Kaya ano, nakakita may skate sa basurahan, man, nakakita may tapos, siyempre, murag na ano, may sayang kayo itong ginagula-dula. Ano mo, ano dito na, dito ko nakabalong. Ano. Ano ni, real talk. Ano, dati naga ay sa magsaysayman ko nag-eskwela so makaagi-agi jud ko diri sa plaza. Makita ko sa ilaha tong mga kauban ako nagadula. Hindi pa na ako sila kilala tapos kada gabi batulog ko madamguhan jud nako ang ano skate inline skate. Mga 4 days straight jud na tinuod. 4 nights na ang akong damgo skate mo nang nakaingat na ganyo gid na. Para sa ko ang paglalaro ng skateboard isang hobbies na kinahiligan ko na pa kung naay bakante na oras kung dili ko busy nagadula ko og skate kasi ko siya na isa sa the best na sports para sa ko. Sa BMX, hindi lahat mo talaga. Dapat, kung gusto mo talaga, kung gusto ko na isang sport, dapat kung disidido ka, dapat alam mo na, sarili mo na kaya. Hindi lang dalang. Para sa mua, nagdula may ani para kay hilig yun namo. As in hilig, gusto yun namo ni dula o nga 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 nga. Hilig is united this organization between street sports. This common factor is street sports. That can be involved in street sports. Sa dumali din daw siya. Usapan kayo, yung isa din natin. Ano sabay-sabay eh, nagkita-kita lang kami rin sa Heneral. Skaters, as the BMX riders, mga bikers. At inline, hanggang sa pusap-pusap. Ano sabay-sabay lang. Madalas kami maglaro dito sa ano, dito sa Bulao. Sa LTO, sa may park, tsaka sa may Pioneer dati doon. Yung spot talaga namin dito sa Jensen is yung plaza. Doon kami lahat nagkita-kita. Mas meeting, meeting. Minsan meeting para morning skate, gano'n. Bawat genre ng ano namin, ng buhay. Meron ka, for example, skates kami, sa rollerblade kami, so nagkakaisa din kami. Si Minsan, pupunta din yung mga, ano, mga blades, yung mga longboard, mga skaters, nagkipag-sado. So, nalaro-laro din kami sabay-sabay minsan. So we are promoting here yung slogan na study hard, skate hard. So kami, tapos naman kami sa pag-aaral, we work hard and we skate hard. Basically, naglaro kami kung hindi naman busy, tapos yung feel namin maglaro. Pero balance naman,
Study muna bago laro. Most of all sa amin, yung school pa man kami namin. Saan-saan din? Meron yung STI, Mindanao State University, Magsaysay, Golden State. Ako, siya, kami tatlo, mga apat, mga performer, mga hip-hop performer kami, dancers kami sa iba't ibang grupo. Then dito din kami nag-grupo sa GAS from different ano mga grupo, from Ripping Crew, Bandido, Power X, yun. Tapos pagpunta dito, actually sa dance, magkakalaban kami. Then pagpunta lang dito sa GAS, doon kami nag-unite kami. Nagkakampi na kami lahat dito. Issue namin sa tao kasi lahat kasi iba-iba kasi ng tao perception eh. Minsan, makita kami nadadaan, sasabihin na, pasikat yan, wala yan, walang pinag-aralan. So, form of discrimination. Sunod naman, yung mga may mga interest, nagkaka-interest sila pero in the long run, sila ang sisira sa'yo. Very particular yan sa mga daanan, sigawan ka na, uy, wala kang yatbat, wala yan. Kami naglalaro kami, tapos pag dumadaan kami sa kanila, maraming sigasabi na, ah, yan sila, mga sikat lang, wala na yan, hindi na yan sila nag-aaral. Pero itong skate, passion lang namin sa amin lang, pero meron din kaming mga degree sa buhay. Nag-school din kami, parang ito, parang palipas oras, tapos magkakaibigan, magsama-sama lang, ganun. Banding. Tanaw nila sa mga, murag bugaw, murag salot sa lipunan, murag wala yung mga pulos na tao. Daw, addict daw kami. Nagda-drugs daw. Hindi porket ganito kami madumis. Kami naglalaro sa kalsada eh. Madumis ang industry namin. Bait naman kami. Hindi mga professionals na kami. Diba? Pero, sa extreme sports, wala kasi kami. Wala ng hierarchy. Porque graduate ka o hindi, pare-pares na. Respeto lang kami. Usually na pag-dipan na tayo. Mga tunog good. Mga street children, mga rugby boys, itripan me. So, no hold yun eh. Igawa nga ng unconventional yung sports na. Hindi naman sa ordinary ball game, basketball, they have rules, regulations. Kami wala kami rules dito. Basta maglaro pa lang, ha? Pinaka-number one po lang namin rito sa business. Sa mga security guard kasi ibang trato nila eh. Kuminsan, tutukan ka pa na wala ka mang ginagawa, naglalaro ka lang. So yun, ikaw rin mismo, maglaban ka na lang. Kaysa naman, baliling ka na or tuning ka na walang rason. Bahay kita, pahawak ko sa pulis. Kaya ko, samo ko daw. Wala na sila kabalo na kuhan. Kinahanglan ko to support ko sa government. Hindi ko lang kung nila kami sa choice, so dito lang kami laro. Close group kami, so close group rin yung nilalaroan namin. Para sa mga magandang street, mga magandang pinakanindot na dulaan sa mga kay mga meet o new friends, mga banding, klase-klase mo gali. O wala may skate park o dragon. Muna sa street, yun mo dula. O ganyan nag pag-up sa government, nagpapakita ng mga letter na o, pwede mabuhatan nila, pero ito karoon wala kang mag-up. As a group, siyempre naman sa green mo, gusto mo magdami ng magami eh. Siyempre, group tayo, gusto natin magdami rin na makaano tayo ng ibang, ano, maka-influence tayo ng iba, lalo mga bata. Ngayon. Siyempre, common issue naman ng mga drugs, mga ganyan, so in sana tayo sa sports. Kung meron tayong skate park, dito actually, yung place, okay na siya. Wala na yung mga form of discrimination, wala na yung mga gulo, wala na yung mag-sali-sali ng ganyan. Tapos kung may skate park ka, as a group, maka-influence kayo lalo kasi private facility to, pwede kayo magsali. Ang kailangan mo lang, bisikleta, gear. Yun lang, hindi na kailangan mag... Dito ka pa sa daanan, makahanap ka po ng away. Tapos, syempre, highway, makadaan kayo magsakyan, malay mo, madisgrasya ka. So, okay na yung private facility ka para magtulungan lang din. Syempre, ang private facility, meron na mga clinics, mga emergency, okay na, kompleto. Alam mo, risky rin to eh, lalo na kung mag-bike ka mag-isa. Pag may manyari sa'yo, wala kang matulungan. Hindi na mahirap. Public place lang doon na pwede legal lang sa'yo.